Ito, Bagkos, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Magandang afternoon, mga Galorians! Namiss niyo ba ako? Siyempre, ako, namiss ko kayo ng sobra! Yes, narito na po ang inyong reyna, reyna ng mga Galorians! Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Makakasama din natin ang prinsesa ng mga Galorian na si Mildred Backwood. I'm sure natatraffic na naman ang ating kaibigan. Yes, happy Monday po sa inyong lahat. And today is July 4, 2016. At dahil July 4 ngayon, gusto kong batiin si Marie Silvestre ng happy, happy birthday. Ganun din ang aking tita, Tita Juliet De Sus. Happy, happy birthday, tita. Thank you sa blowout kagabi. Okay, nandito na ang nag-iisang prinsesa ng mga Galorian, Mildred Backwood. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Happy Monday po. Siyempre, hindi ako pwedeng mawala this day dahil may mga nag-text sa atin na nag-aabang ng news sa Aldap. Correct. Dahil nangako tayo last Friday na lahat ay ikikwento natin tungkol sa nangyaring press conference ng Aldap last Friday para sa pelikulang Imagine You and Me. Oh, so hindi ako nakapunta. Oo nga eh. Hindi ako nakapunta kasi alam mo na, di ba? Oo, alam mo na. Nakalimutan mo na ang lahat, di ba? Yeah, oh, grabe. Grabe ang pagkabisi ko nung week na yon. Sobra. Buti na lang, malakas ang resistensya natin. Oo. At nakayanan ayan natin. At syempre, hindi mo napapansin yung bagong look ko, di ba? Oo nga. Alam mo, babatiin sana kita. Ang ganda-ganda mo ngayon. For the longest time, ngayon lang ako nagpagupit ng ganito kaikse, di ba? Oo, sabi ko nga, di ba matagal ko na sinasabi sa'yo. Magpagupit ka na maikse. Oo, ayan na. Ang ganda-ganda diba po ni Mildred ngayon. Sa bagong look. Change is coming, di ba? Oo. So makisabay tayo sa pagbabago. Yes. At syempre, magbago rin tayong presidente. Correct. Oo. Hmm. Kaya nga, pati tayo, hindi lang sa physical na appearance magbago kundi pati sa loob, 'di ba, yung ating ugali, tama, diba? Correct. Correct. At yung mga negatibo, oo, na bagay set aside. So, correct. Oo, kailangan magbago na. Okay, bukod na kina Alden Richards, Maine Mendoza, uy, pag-uusapan din natin yung mga kasamahan natin sa showbiz, oo, na kagaya ni Dick Israel. Oo.
Ay, naawa ako sa kanya. Oo, kasi 'di ba paralyzed na siya tapos hindi na siya nakakalakad, 'di ba? Correct. Oo, sabi ni Romel Placente habang nakikinig sa atin. So nagpagupit daw ako, sabi niya. At mamaya daw magkikita tayo dahil meron tayong meeting. Diba? Yesterday. Ready na ako diyan. At syempre, hindi lang si Tita Israel, maging si Tita Odette Tan. Oh, oo. Kaibigan ko. Na ano, kung nangyari sa kanya? Mamaya ibabalita natin kung kumusta na ba sila ngayon. Oo, diba? Adam mo, nakakalungkot, hindi lang sa showbiz, no? Hindi lang yung mga artista, pati yung mga kasamahan din natin, no? Talagang yung mga sakit, no? Hindi na talaga mapipigilan. Oo, mga entertainment writer. Yes, diba? Oo. Correct. Oo, at syempre, may mga baong ka pa rin. Oo, may mga baon pa din ako. At syempre, kasi nga, baka hindi tayo magkasya sa kwentuhang album mamaya. Eh. Oo, yun pala. Syempre, si Direk, oo, punong-puno na si Direk Mike Tuviera. Mm-hmm. Ayan din. At si Jasmine Curtis, eh, sinabi niya ang dahilan kung bakit. Kung bakit nagde-deny siya nung una, nakasama siya sa album. Kasi binash siya, di ba? Rodel, at nakakalungkot nga na to the point na winish na sana, mamatay na lang siya. Mm-hmm. Ng mga bashers na fan daw sila ng Aldab, di ba? So, sinagot niya yan kung bakit nung una dininay niya, nakasama siya sa pelikulang ito. At syempre, nagkwento siya kung gaano siya ka-privilege and blessed na nakasama siya sa movie na ito. Oo, at saka eto pa ha, pag-uusapan din natin, no, sasabihin natin sa kanya kung sino-sino ba ang nanalo sa World Premiere Film Festival. Oo. Maalala ko na naman. Sa award na, allergy ka sa ano festival. No? Siyempre, pero natuwa naman ako dahil nakita ko si Direk Mario J. De Los Reyes at nakita ko talaga yung pinasadyan tropeyo talaga na pinagawa talaga ng producer. Wow. For this ano first to farm, di ba? Itong world premiere, ano to? World Premiere Film Festival. Oo, na nakita ko doon ng ating mga naging guest dito na si Direk Zig Dulay. Syempre nakita ko na rin yung mga kinikwento nilang Aita. Oo, nandoon. At nandoon. Ka-table namin talaga sa ay, ano. Ay, hindi, sorry. To farm yun. Oo, doon Farm. Oo, nakita ko yung mga Aita talaga na ayun yung mga aktor, gagaling talaga nila. Nakita ko yung anim na films na yung trailer, napakaganda. Wow! Oo, in fairness sa movies. Ayun, okay? At syempre, bago natin bigay lahat ng detalye, narito mo natin ating OPM song of the day, ang Bakit Pa Ba ni JR. Oy, oy, sumikat yan ha. Sobrang sumikat ng song. Ayan na ito. Ang nag-akyat sa kanya sa titulong R&B Prince. R&B diba? Prince. Oo. Prince lang ba siya? Oo, Prince eh. Prince of R&B. Hindi ba siya ang ano, king? Parang hindi. Ay. Parang may king pang iba. Hindi siya king, parang prince. Parang si ano ang king. Kasi princess si ano, di ba? Si Kyla. Parang si Billy Crawford ang oo, king. Tama, ngayon, hanapin natin kung sino yung king. Okay, para ito kay Bam Bringera, ang awitin ni JR ang Bakit Pa Ba? Kita na pwede makita mali ako. Ngayon alam ko na sa'yo'y nakasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Luha sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsama mo. Bakit ba nagawa? Masatang ko na sa tulad mo. Naramis na love.
ngayon sa ating OPM Song of the Day. Bago tayo magchikahan, Mildred, tumanggap muna tayo ng report mula sa ating RJ Patroller na si Gina Mape. Pagpatay sa mga drug pushers, hindi tama sabi ng isang arsobispo. Gina? Lingayan Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz na panahon pang sugpuin ang paglaganap ng illegal na droga sa bansa. Ngunit hindi naman komporme ang arsobispo sa nagaganap na pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa naturang krimen. Nanindigan ang dating pangulo ng maimpluwensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na hindi naaangkop ang malawakang pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal drugs, lalo na at hindi dumaraan sa tamang proseso ng paglilitis. Hindi rin anya pinahihintulutan sa bansa ang parusang kamatayan. Samantala, pinuri at ikinatuwa ni Archbishop Cruz ang pagpapasara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga online na pasugalan sa katuruan ng Simbahang Katolika na kapabilang ang pagsusugal sa 7 nakamamatay na kasalanan dahil sa paghahangad ng salapi na mula sa maling pamamaraan. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Gina Mape para sa DCRJ 8 and 8 Tranidia, ang himpila ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Gina Mape! Okay, para po sa inyong mga komento, pagbati, mag-text lamang po kayo sa 0917-798-8910. At ang ating question for today ay kaugnay ng ating ibabalita kay May Mendoza. Pero bago yan, napapabati ang Romel Placente, nakikinig na daw siya nga. Hi, Romel Placente, see you later. Alam mo na. Oo. Ayan, bumawi ka, no? Kasi wala ka nung last meeting, di ba? Oo, just me. Pag medyo maaga, nandyan siya, ha? Pero pag paumagahan. Naloka ako. Oo, kasi naman, no, siyempre walang tao sa kanila, si Daddy, di ba? Yes, oo. Si Daddy ba nasa Manolos, kuya? Nasa Bulacan. Anyway, okay, ang ating question of the day. Ang ating question of the day, kasi dun sa press conference, di ba, marami ang nagtanong kay Main Mendoza kung after this movie, ready na rin siyang gumawa ng teleserye. Talagang mabilis niyang sagot, Rodel, is hindi pa raw niya kaya. Bakit hindi pa siya ready? Anong dahilan niya? Ang sabi niya ganun, tingin daw niya hindi pa siya ready kasi parang ang dami pa raw niyang kailangan pagdaanan bago lumabas sa isang teleserye. Yun nga daw, movie lang, ha, Rodel. Sobrang struggle pa sa kanya kapag meron silang mga heavy scenes. Nahihirapan talaga siya at sanay lang talaga siya sa Itbulaga, yung parang nagpapatawa everyday. So yung switching to comedy to drama, medyo hirap siya doon. Nahihirapan taw talaga siya. So, yun, mismo galing sa kanya na hindi pa siya handa na gumawa ng teleserye. So, ang ating tanong sa ating mga listeners. Okay, ang ating question of the day. Oo. Naniniwala ba kayo Oo. Na hindi pa kaya ni Main Mendoza na mag teleserye? Oo. Ulitin mo, Mildred. Yes, ulitin ko, kayo ba ay naniniwala na hindi pa kaya ni Main Mendoza ang magteleserye? Okay, at ang sagot po ninyo ay i-text lamang sa mga numerong 0917-798-8910. Ulitin ko po, 0917-798-8910. Okay, dahil nagbalita na tayong, may report pa ba? Okay, may report pa ba? Okay, tumanggap pa tayo ng isang report. Para dire-diretso na tayo maya. Parang tatlong ano ko nawala, nabulol ako. Tumanggap pa tayo ng isang report mula naman sa ating masipag na RJ Patroller na si Jojo Sikat pagsasatupad ng FOI sa pamamagitan ng Executive Order Suportado ni Pimentel. Jojo! Yes, suportado nitong si Senator Aquilino Coco Pimentel III at Senate President Franklin Rilon na ang plano ng kasalukuyang Duterte administration ay patupad ang launching Freedom of Information Bill sa Kongreso sa pamamagitan ng executive order ng Pangulo. Nakadakdang ilabas sa palasyo ng Malacanang ang iyon na naglalayo na atasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan
na maging bukas ang kanilang libro sa publiko anumang transaksyon na at proyekto na pinapasok nito. Tulad ng FOIB, inaatasan na dapat agad ibigay ang impormasyon at dokumento sa sino mang humihingi nito upang ipakita na walang anumang korupsyong nagaganap sa anumang ahensya ng pamahalaan. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Pimentel na isang welcome development ang planong pagpapalabas ng EO ng palasyo upang patunayan ang kanilang layunin na labanan ng korupsyon at hindi ito mangyayari sa Duterte administration. Sa panig naman itong si Senador Dillon, sinabi nito na prerogative ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng EO na kahilin tulad nga nitong FOIB. Aniya ni Dillon, posibleng may nakikita ang Pangulong Duterte na maaari na nitong aktuhan na hindi na idadaan sa Kongreso para may patupad ng transparency ng pamahalaan sa publiko sa anumang proyekto o transaksyon na pinapasok nito. Sa kabila nito, sinabi ni Dillon na maaari pa rin aniya na maghahay ng FOIB ng Kongreso upang gawing garap na batas at ito ay kahit na may executive order na ipinalabas na ang palasyo ng Malacanang. Aniya, maaaring ilagay ng Kongreso sa provision ng FOIB ang mga hindi naman na ilagay sa EO ng palasyo ng Malacanang. Ito si Jojo Sikat para sa DCRJ8 na A-Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat. Okay, tuloy po tayo sa chikahan. Yun na nga si Maine Mendoza. Hindi pa daw niya kaya. Oo. Ikaw, anong opinion mo doon? Umpisahan natin yung sa pagbibigay ng opinion. Okay, ang opinion ko dyan, kasi nga, tama. Tama rin yung sinasabi niya kasi araw-araw nakikita siya, nagko-comedy, di ba? Parang, mahirap nga naman yun, Mildred. Oo. At saka, syempre, alam mo, aminado naman siya. Talagang itong kasikatan ng Aldab, talagang destiny. Yes. Kasi, di ba, hindi naman talaga niya inasahan na ganito kalaki ang pagtanggap ng publiko sa kanila. Mm-hmm. Kumbaga, hindi siguro siya nag-start mag-workshop. Kumbaga, trial lang siya nung mag-host ng Itbulaga for 2 weeks. Biglang tinukso sila ni Alan Kay, di ba? Mm-hmm. So, biglang nagkaroon ng Aldab. Kumbaga, napakagandang aksidente, di ba? Dahil sumikat ang Aldab. Kasi, so, kung siya mismo yung nagsasabi sa sarili niya, kasi at tayo, alam natin ang kakayahan natin, di ba? Pag sinabi natin kaya natin, alam natin kaya natin, di ba? Kasi hindi katulad ng ibang artista na dumaan na sa workshop. Correct. Diba? Maliit pa, nasa umaarte na, di ba? Oo, yung gano'n, lumalabas sa mga kasi may mga iba na nag-i-start sa being child stars, di ba? Kaya naman, minsan extra, nakakapag-act na sila. Oh, kumbaga nakakadagdag ng experience sa kanila. Yes. Yun. Lalo na sa mga drama shows. Oo. Eh, siya talaga wala. Eh. Oo. Wala talaga. So, siguro kung siya mismo yung nagsasabi nun, para ang hirap ng kontrahin. Kasi yes, yung may katawan mismo ang nagsasabing, hindi ko pa carry. Ganon. So, eto na. Yung sinasabing teleserye na gagawin. Ayun na. Sinagot na. Yun na nga di ba? Reading between the lines, parang nasagot na hindi pa niya kaya mag-teleserye. Ibig sabihin, malabo. Magkaroon sila ng teleserye. Alden. Ito nga, sabing ganun sa kanya, nagtanong nga. Si Kuromel nga ang nagtanong nito. So, hindi mo pa kaya gumawa ng teleserye. Pero alam naman natin na itong si Alden, nakakontrata sa GMA, di ba? Yep. Ang Itbulaga is siyempre separate yan, tape yan, di ba? Yes. Itong si Alden bilang contract star ng GMA, kailangan gumawa ng proyekto sa kanila. Definitely, gagawa yan. At yun nga, dito nga natin na masasabi na yung isang teleserye na ino-offer sa kanya, possible talaga na hindi si Maine ang maging kapareha niya. Oh, diba, Miguel? May mga lumalabas nga na pangalan na si Jenilyn Mercado. Letter J daw, diba? Correct. O baka si Jenilyn Mercado. Kaya nga. Pero hanggat hindi pa rin naman gumigiling ang camera, hindi pa rin natin masasabi na si Jenilyn Mercado pa nga yun. Oo, pero nung tanungin nga si Maine, kung nakikita ba, kumbaga kung after this teleserye, kung ayaw niyang gumawa ng teleserye, kung okay lang ba sa kanya na ipareha si Alden sa iba, sabi naman niya, oo naman, sabi niya, susuportahan ko si Alden kahit na anong maging project niya. Ayun naman pala. Oo. Kaya, yun nga, sabi mo nga, parang mababasa na natin na talagang hindi mo na sila magsasama sa teleserye. Oo, dahil dun, sabi mo nga, read between the lines, diba? Correct,
yun na nga, so sad naman sa mga ano. Pero supportahan na lang natin tong movie nila. Nakakalungkot yung part na yan. Pero syempre, magiging masaya naman ang Aldab Nation dahil malapit ang showing ang kanilang pelikula. Oo. Alam mo, technically, sabi nila, yun daw yung first time na humarap si Maine Mendoza kasi wala ka dun, no? Siyempre, busy ka eh. Hindi ako nakapunta. Oo. It was a general press con. Marami talagang press people, 100 na taang press people na nandoon. Talagang general press con ito. At nag-hi nga si Maine sa mga press people na nandoon na first time siyang humarap sa ganung karaming press. Oo, na medyo nininervous siya daw at that time. At tinanong nga din sa kanya, syempre itong si Maine bilang sikat na sikat, maraming siyang mga fans, eh hindi naman nawawala yung mga bashers niya. So tinanong siya, Del, kung paano niya hinahandle yung mga bashers. Oo, paano niya hinahandle? Oo. So sabi niyang ganun, okay lang naman daw kasi ang madalas naman daw iba to sa kanya, yung malaki ang bibig niya. Sabi niya ganun. Malaki ang bibig ni Maine. Malaki ang bibig niya, hindi maganda ang kutis niya, malaki ang tiyan niya. Pero okay lang daw yon kasi panlabas na kaanyuan lamang yon. Tandaan niyo po, ito lang ang sasabihin ko ha. Si Nora Honor, hindi po star material yan. Hmm. Pero tignan niyo naman po ang naabot na nag-isang superstar, ang pinaka matayo. Oo, natagumpay. Diba? Ayan nga, sabi niya, physical na panlabas lang yan, pero ang pinakaayaw niya para sa kanya, ang pinaka-foul na pambabash, eh yung nadadamay na yung family niya. Correct. Sabi niya, sinang-ayunan siya ni Alden dyan. So, pinakaayaw nila yung kapag walang kinalaman dun sa career nila, tulad ng pamilya nila, dun na sila na-hurt. Oo, dun sila talaga nasasaktan. Kahit naman hindi naman si Maine Mendoza, marami sa mga artista natin, lalo na yung yung mga sikat, pati ang pamilya talaga nila, nadadamay, dinadamay. Oo, correct. Ayun, na tinanong din si Maine tungkol dun sa song na kinompose niya, yung Imagine You and Me, na maganda ha, di ba? Sabi niya, ang kwento niya, na-compose daw niya yun, 15 minutes lang. Bilis on her way to barangay, 'di ba? Yung sa Calia serie. On her way to barangay kasi daw that time daw inabot na sa kanila yung script ng movie. At dun sa pagbabasa niya dun sa script ay nakapag-compose siya ng kanta na kumbaga tinulungan siya ni Bossing Vic sa paglalagay ng tono. Wow, intelligent. Oo, 'yun sa pag-arrange, kumbaga yung areglo. Yes. Tumulong si Bossing Vic. Ayan, okay. Marami pa po kaming pag-uusapan, mga Galorian. Yan po ay sa pagbabalik ng Showbiz Galore. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo-Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore kasama si Rodel Ocampo-Fernando Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! Da Zuli! Found her! Ang galsebo, pati lang sa I love it! Zuli pa yan! Pag-gas, paste, o doble pa! What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with Mivik and Dad. It's 9:30. This is still a BBC Minute. Is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Balita.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa Eltrime. Ang showbiz galore? Ma'am? Sa impilang DCRJ 810 AM. At syempre, napapanood tayo sa Cabling Channel 7. And of course, napapanood din tayo via livestream. That's hrymedia.com. Uy, grabe ang mga text. Nakikita oo ko. Nga eh. Oo nga mamaya, eh. Mamaya-maya ng konti. Basahin po natin yan. O bago tayo, mag-alden muna. Kasi Mildred, nabahala ako. Kahit syempre, bilang nakita ko si Dick Israel. Oh, oh, oh. Si Dick Israel po. Character actor. Yes, napakagaling na character actor kung saan marami na rin itong napanalunang awards. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Parang nakita ko pa siya sa pikulang Badil. Badil? Badil ko yung kay Jong Hilario. Pero ano na siya doon? Oo. Oh, oh. May difference na siya. Nakakalakad siya pero may ano na, na-stroke na siya doon. Alam mo, nakita ko yung picture niya sa Facebook. Ganun pala ang itsura niya ngayon. Oo, kasi na-stroke siya. Nag-iba na yung itsura niya. Tapos, pumayat ng sobra. Oo, pumayat ng sobra. Tapos eto pa, nasunugan pa sila. Oh my God. Mm-mm. So parang, syempre, nahihirapan na sa buhay. Tapos nasunugan pa. Diba ang bigat-bigat? Ang bigat nun kasi mula nung ma-paralyze nga siya, hindi na siya nagkakaroon ng project na marami, diba? Mm-mm. Yan so, ang naging, financially, medyo mahirap. Oo, yan ang nagiging problema sa atin, sa mga artista natin, o mga talent natin sa Pilipinas. Talagang sasabihin natin na hindi talaga sila napoproteksyonan. Huwag na pag dumating yung mga ganyan sa pagsubok. Correct. Hindi katulad sa ibang bansa, the more na tumatanda yung mga artista, the more secured sila at the more na mataas ang value, di ba? Dito kapag tumanda ka na minsan, di ba, binabarat ka na sa presyo. Wala na talaga. Lalong nakakalungkod dun sa mga artista natin, hindi nakaipon. Oo, tsaka ito pa, yung kaibigan natin si Miss Odette Cana. Oo. Kung saan-saan na daw siya nakakatira ngayon. Ay, nakikitira. Nakikitira. O tumitira. Oo. Oo, naalala ko nung panahon pa ng sexy movies, meron niyang bahay na talaga namang doon siya nag-i-stay. Pero ngayon, Mildred, wala na rin talaga. Ay, ganun. Pati yata yung nagkasakit din kasi siya. Oo, nauubos talaga ang pera pag nagkakasakit ang tao, oo, no? Pati yung sa medication niya. Medyo hirap na rin. Oo, hirap na rin. Kaya minsan, mismo ang sarili niya, pinag-guess niya sa isang station para matulungan lang siya at nabigyan ng gamot. Napakabalik. Kung si Miss Odette Can po, nakikita niyong mataray. Matida, ang tapang-tapang. Ang lalaki ang mata. Pula, ang bait-bait po ng ano to, ng artistang ito. Minsan kasi Mildred, nag-shooting siya. Yes. Nakasabay ko siya sa ano? Mm-mm. Sa bus. Naloka ako. Bakit? Sa bus? Oo, sa bus. Siyempre, libre naman yon, di ba? Tapos, pareho naman kami libre. Kasi nga, sagot ng producer, alam mo ba, yung ano ko, yung ticket ko, binayaran pa rin niya. Ibig sabihin, napunta sa akin yung pera. Mm-hmm. Oh. Diba? Nakakaloka. Oh, so, parang sinagot na yun ng producer. Mabait po yung si Odette Can. Kaya sana, Diyos ko, matapos ang mga problema nila at itong si Dick Israel, sana maraming mga taga-showbiz, lalo na yung mga nakasama nila, na tulungan sila. Mm, alam ko ang Mowell Fund, di ba, nagbibigay din ng tulong. Ayun na nga, maraming umaaray. Oo. Kasi nga, kakunti lang daw ang naibibigay, naibibigay sa kanila ng Mowell Fund. Mula sa mga institusyon. Oo. Kagaya ng Metro Manila Film Festival. Oo. Ayan, ano pa yung nagbibigay sa kanila, yung KAPPT yata. Yung Actors Guild. Oo, parang ganon. So, parang kukunti lang yata. Hindi sapat, hindi kumbaga. Hindi nagiging sapat. Kaya marami sa, hindi lang mga artista, pati yung mga stuntman. Oo, oh, oh, oh. Marami din. Lahat ng mga manggagawa sa pelikulang Pilipino, marami po dyan talaga na dumarating po talaga yung pagsubok at problema sa kanilang buhay, lalo na sa usaping pinansyal. Correct. Kaya lesson yan sa mga artista natin, malalaki man o maliliit na artista, na habang meron pa silang pagkakataong makapagtrabaho ng maayos, magtabi. Diba? Kasi nakakalungkot talaga yung ganito, dumarating yung puntong magkakasakit ka, hingi ka ng tulong. Mm-hmm. Diba? Kasi siyempre, may mga tutulong sa'yo pero it's isang beses lang kasi yan. Kasi alam mo, nung buhay pa ang pelikula, oo, marami kasing
masasabing mga tumutulong nun eh. Oo. Lalo na yung mga action star. Oo. Pagdating yan, talagang tumutulong. Pero nung humina ang pelikula, parang nawala na rin ang mga tumutulong. Oo. Tapos nawala na mga projects. Correct. Itong mga natihan natin mga manggagawa. Nawala pa rin yung isang, kumbaga isa sa industriya na talagang mahilig tumulong, si Kuya Germs, di ba? Yes, yeah, si Fernando Poe Jr. Fernando Poe Jr. Si Rudy Fernandez. Correct. Ayan. Ito yung may mga puso talaga sa maliliit na, kumbaga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Correct. Diba? Tapos nakakulong pa yung dalawa, di ba? Si Senator Bong. Parang nakakahiya naman humingi ng tulong, eh, nakakulong na nga, di ba? Oo, meron pang isang tumutulong, pero hindi na rin nagiging sapat si Philip Salvador. Oo. Kaya, nakakaawa talaga. Correct. Yung mga nilalapitan talaga eh wala na. Oo, diba? Correct. Nawala na. Oo. Ay, pagdasal na lang natin sila at pagdasal natin na may mga mabubuting loob pa, no? Correct. Ito nga pinapaabot natin sa kanila yung mga kumbaga eh, yun lang naman ang maitutulong natin, Rodel, di ba? Yung ipaalam ang kumbaga ang sitwasyon ng mga artistang ito. Sana may mga mabubuting puso pa na tumulong. Yes, kasi ang showbiz talaga ngayon eh, ano na eh, Mildred? Mm-mm. Ako, sasabihin ko talaga, iba na ang showbiz ngayon. Hindi nakatulad talaga dati. Oo. Even sa, hindi sa showbiz, kahit naman sa mundo din natin, medyo mahirap na, di ba? Correct! Oo, kaya kanya-kanya showbiz discard. Showbiz pa rin naman tayo. Eh, buti ka pa nga, eh, entrepreneur ka na ngayon, di ba? Oo, sa kwentuhan mo naman kami sa opinion mo, ha? Dry run pala. Oo. Siyempre, dun pa, sa dry run kasi, makikita mo yung mga ano, oo. problema din, di ba? Oo. Mga dapat i-fix, di ba? Correct. Ano na nangyari sa opening mo, ha? Sa opening naman, masaya. Maraming tao. May mga tao. Bakit? Siyempre, okay. Siyempre, meron. Hindi pa open dry run pa nga lang. Oo. Wala pa talaga yung grand opening. Yes, wala pa talaga. So, nakita mo, hindi ko pa rin na-announce sa FB ko talaga. Oo, wala nga mga posted. Correct. Yung mga ano ko lang, mga kaibigan. Ganon? Time check muna po tayo ang ating oras. 3:37 na po ng afternoon. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga ginag at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. H-Tri Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV. Ang programang Showbiz Galore. Konting ano, papyaw pa sa Alden Richards na balita bago tayo magbasa ng mga text. So, si Alden, kumusta naman siya sa press con? Parang narag siya. Parang sobrang pagod siya. Kasi sa dami ko naman ng trabaho. Oo, parang mararamdaman mo pagka medyo ngarag yung tao. Diba? Alam mo si Alden kasi masipag yan. Napakasipag niya. Oo, at saka napaka-humble din. Kasi doon nga sa press conference, inulit niya na malaki talaga ang utang na loob niya kay Maine Mendoza. Mm-hmm. Because being in the showbiz for 5 years, eh sabi niya, ngayon lang talaga umakyat. Kumbaga nagkaroon ng big leap. Mm-mm. Napakalaking hakbang ng kanyang career kumbaga, nung nagkaroon ng ALDAB. Kumbaga yung popularidad niya, eh bigla talagang tumaas. Oo, uminit. Oo, kasi diba nagiging ano yan eh. Kumbaga nagiging debate rin niya ng maka-Alden, maka-Main, kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nakatuhulong sa isa't isa. Diba? Sinasabi nila, kung wala naman si Alden, wala naman yan si Main. Kung wala naman si Main, wala naman yan si Alden. Actually, pareho. Oo, diba? Parehong okay, nakatulong. Pareho. Pero much more ang pag-acknowledge ni Alden sa tulong na ginawa ni Main. Because, syempre nga naman, diba, 5 years ka na sa showbiz. Parang hindi naman ganun ka taas, diba? Yes. Pero pagdating ng isang Main Mendoza, biglang ikaw na ang isa sa pinaka-hottest actors at ngayon. At syempre, diba? Napakalaki din ang factor ng itbulaga. Oo, ng itbulaga, malaking factor talaga sa kanila. Yes. Oo, at pero may inamin si ano ha, may inamin si Alden. Okay, bitiin muna sila. Oo. Ano ang inamin ni Alden Richard? Magbasa muna tayo ng mga text mula sa ating minamahal na Galorian.
Unang tag si Lou Rodel and Mildred na Miss Kita Rodel. Thank you po. At nakita ko na kayo sa Facebook. Nanood ako sa PressCon sa Facebook. Kaso mabagal at nadinig ko si Romel na nagtanong sa kanila. Salamat sa balita, Mama Lisa. Oo, si Mama Lisa, inad tayo sa Facebook. Nakakatuwa kasi at least diba friends na tayo. Inad, kinonfirm mo na ba siya? Yes, kinonfirm ko na siya. Ayan, para si Mama Lisa, alam mo ikaw talaga ang naisip ko kung bakit ako nag-Facebook live. Kung nakita mo yung pagla-live-live namin doon, diba? Ayun. Kasi gusto nga makita ni Mama Lisa yung buong press ko. O, oh, ayan Mama Lisa, dahil magkaigigan tayo sa Facebook. Bisitahin mo palagi. Oo, at least alam na daw niya yung mga itsura natin. Maganda ba kami, Mama Lisa? Makita mo yung kalukalukahan namin. Next text. Oo, yes. Pakisabi sa ang probinsyano na huwag na magawing tanga ang tao. Biro nyo, lahat na lang kaso si Coco ang nag-solve. Tapos na hindi tumataas ang rango niya from Mark. Diba? Actually, din yung mga flows ng mga series. Talagang no? May mga butas. May mga butas talaga. Oh. Pero for cinematic purposes lang talaga minsan, ay, diba? Ito? Oo. Naloka pa ako sa isang butas, ha? Oo. Yung katatapos na, yung natapos na pangako sa'yo. Oo. Imaginin mo, nasa tilap pya yung ano, yung quintas. Grabe. Oo. Naloko ako. Hindi pinirin ko yung tilapia. Oo, just me, yo. Yes, next. Hoy, sabi niya, mulit siya ha, ABS. Oo. Wala na ba kayong alam na ibang show? Tubong lugaw na kayo sa PBB porket halos wala kayong gastos. Di na kayo tumigil, mag-isip naman kayo ng iba from Mark. Ay, ang tayo. Oo, yun ang sabi ni Mark. Yan ang kanyang opinion na i-respeto natin. Actually, Mark, ako ha. Pero magastos kasi, nirenovate nila ulit ngayon yung bahay. Kahit na, kasi wala silang binabayaran tayo. Sa bagay sponsors kasi yun eh. Oo. Tama ka dyan, Mar. Oo, pero business side, diba? Siyempre, gusto mo talagang kumita ng tulugan pa. Tipid sila, franchise lang kasi ang binabayaran. Correct, franchise. Pero mahal din daw ang franchise. Ay, mahal kasi kung ikukumpara mo sa mga regular shows talaga na may mga artist, may mga talent, mahal talaga. Oo. Yung season na mag-o-open, ito ay ang PBB Celebrity Edition. Ayun. Kung saan dalawang hashtag po ang papasok dyan at saka si JK ng The Voice Kids. Okay, bilisan natin. Yes, kayang-kaya niya yan lahat ng bagay. Yung isa pa lang, Mildred. Ay, isa pa ba? Miss Mildred, how do you find me during the press con? Maganda po ba siya? Sabi niyang ganon. Oh, yan. Sagutin mo yan. Oo. Kung ano yung nakikita natin sa TV, ganun din naman siya in person eh. Tsaka, syempre, yung mga unguarded moments at inobserbahan ko siya, talagang playful siya. Yung hawak niyang pencil, nilalaro niya sa bibig niya. Para siyang bata. May mga mannerism siya na para siyang bata na ganun-ganun niya yung pencil sa ano niya, ang bibig niya. Ako nga makita ko siya sa awards night, ang dawat ng love. Doon sa upuan niya talaga. Oo, malikot siya. Malikot siya doon sa upuan. Tapos nagpa-picture ako, she's not. Oo. Tapos hindi nawawala yung pag-make face niya, yung pag-distort ng face niya. Mm-hmm. Parang pag nagpapatawa, ganun. Ako rin, ganun ako. So, parang gumagano-ganun yung bibig niya na para siyang nagda-dabma. Siguro nakasanayan na rin niya yun, no? So, parang hindi siya, hindi siya conscious. Kasi, di ba, may mga artista na conscious sila sa action nila. Parang hindi sila makagalaw. Siya, kumbaga, wala siyang iniisip kung kaya ano pala, siya. No? What you see is what you get, di ba? Kaya pala sinasabihan siyang magiging Nora O'Nor. Bakit? Oo, ganun si Ate Guy, di ba? Hindi conscious sa katawan niya. Oo, hindi siya conscious. Pero pretty siya, ha? Pretty siya. So, pretty naman siya in person. Okay, ayun. Pretty siya in person. Ako rin, nagagandaan ako sa kanya na magkita kami. Nagpa-picture pa ako. Ay, selfie pala. Oo, ayan. Okay, komento ito sa ating question of the day, na? Oo, na. Naniniwala ba kayo na hindi pa carry ni Maine Mendoza ang gumawa ng isang teleserye? Okay, kayang-kaya niya yan. Lahat ng bagay ay napag-aaralan. Yung iba nga, di marunong umarte, pero nagdadrama hanggang ngayon, di pa rin. Tama! Mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak, sabi ni Mama Lisa. Oo. Ayan. O, so, naniniwala si Mama Lisa na kaya niya. Kayang-kaya yan. Yes, appreciate ko honesty ni Maine during the press con. If Alden is to be paired with other artists, Maine would still support him. It shows how selfless Maine is. Ayan. Dapat naman talaga ganyan. Pero alam mo nung sinabi ni Maine na after this, biglang nag-bat in si Alden. Ano sabi niya, after this movie, parang wala pa naman talagang sure. Parang siya, gusto niyang maging open na pwede pa.
silang gumawa ng teleserye after this, wala pa rin naman daw assurance na hindi sila gagawa ng teleserye. Correct. So wala pa talagang desisyon na nangyayari. Kumbaga sinasabi ni Alden, kung si Menti natapos niya na hindi mo na ako gagawa ng teleserye, itong si Alden, pwede pa, posible pa. Oo naman. Siguro honest itong si Main, ito naman si Alden, ayaw niya munang basagin ang trip din ng mga fans nila. Ayaw niyang malungkot yung mga fans nila na isipin na wala silang teleserye. Pero alam mo, malay natin Mildred, di ba magawa ng paraan yan? Oo, magawa ng paraan. Madali lang mag-acting. Alam mo, maraming ang, alam mo, Main, di ba? Maraming ang sa showbiz ang magagaling na mahusay ng mga aktor ngayon. Katulad ng sinasabi nila mga ham actors noon, like sila Aga Mulak, di ba? Magagaling ng actor ngayon. Ang gagaling na mga... Si Daniel Padilla, tsaka sila EJ Falcon, mga ham actors sila before. Oo, pero... Natutunan, di ba? Kumbaga lahat ng bagay sa pag-arte, natututunan din naman. Yes, lahat naman ng bagay ay natututunan. Correct. Good PM, tama po ang ginawang pag-amin ni Main sa paggawa ng teleserye. Pero dapat isipin ni Main na strike while the iron is hot. Oh, yun. Oh, yun yung tama. Oo, baliktad. Truly. Oo, pero ano, medyo agree ako sa kanya, ah. Kasi paano kung hindi na ganun ka-hot nga naman sa kakagagawa ng teleserye, di ba? Oo. Minsan kasi yung timing, di ba? Oo, tama nga naman. Meron naman siyang point. Good PM, Rodel and Mildred. Tingin ko kayang-kaya niya nang gumawa ng teleserye. Napakatalento niya. Hindi niya kaya ang schedule. TY from Vienna. Pwede rin, di ba? Kasi ang dami-daming ginagawa nitong si Main Mendoza. Correct. Baka iniisip rin niya yun, di ba? Oo. Ito kanina yung sinasabi nating pag-amin ni Alden. Sabi niya, friend, inamin daw niya na first shooting day nila, inamin niyang nahirapan siya at inamin niyang pumurol siya sa acting. Bakit anong nahirapan masasabi mo? Siya? Oo, nahirapan siya kasi ang tagal-tagal na pala nung huling drama series, yung ilustrado na ginawa niya, kaya nung bumalik siya sa pag-arte, medyo nahirapan daw siya, parang pumurol siya, parang nawala yung instinct niya as an actor. Sabagay, ang tagal-tagal na rin. Ganun ba yun? Parang practice din, di ba? Halimbawa, player ka, kulang ka sa practice, di ka na ganun kahusay. Baka si Ate Kai, ang tagal niya nawala, 5 years. Baka in real life, umaarte rin siya. Nung bumalik siya, ganun pa rin, walang pagbabago sa acting niya. Correct. Oh. Hindi naman si Ate Kai, si Alden. yun na nga sinasabi ko. Pero, malay mo pa humble effect, sabi nga ni Direk. Naku, basta umacting ka na, naging artista ka na, nanarap ka ng award, hindi mo wawala yan. Oo, pero nga sabi niya medyo, siya na nga nagsasabi na medyo nahirapan nga. Pumurol ang acting niya. Pumurol lang, pero hindi nawala. Nahasa naman, sa tulong ni Direk Mike Tuviera, nahasa naman ulit yung acting ni Alden. Sinalo nga siya ni Direk Mike Tuviera doon na, doon sinasabi ni Alden na pumurol siya dahil nawala yung instinct as an actor, bumalik naman daw kaagad at nagpapasalamat si Mike the first time na niya madirhe itong si Main at saka si Alden. Itong si Main, sabi niya, syempre medyo hindi naman siya nahirapan, no? Medyo hindi daw niya alam kung paano i-handle. So may mga times pala, Rodel, na hinihingi niya yung tulong ni Alden. Mm-hmm. Halimbawa sa isang eksena, sa isang heavy scene, nininervous daw si Main. Na, natural na yun. Hindi daw makarelax. Kailangan daw tatawagin ni Direct Mike itong si Alden. Alden, tulungan mo naman ako. Sabi niyang ganun. Kasi si Main medyo hindi relax, medyo nininervous. Pwede bang kausapin mo siya? Ganun na sila Ayun. Ang nakakapagpakalma lang daw kay Main, itong si Alden Richards. Abuti na lang talagang ganun na sila ka-open. Kasi lahat pala ng mga problema nila. Ang tao, pagka na-confide mo na yung problema mo, diba? Madali na lang kasi close na kayo. Yes, so, malaking tulong ni Alden para kay direct Mike, para ma-direct ng husto itong si Main. Okay, speaking of acting, alam mo si Alden, Mildred? Yes. Lalo na pagdating sa drama, napakahusay ng bata nito. Napakahusay. Naman, agree naman ako, napanood ko naman yung kanyang ilustrado. Yes, diba? At abangan natin ang kanilang pelikula na mag-show na nga sa July 30th. Samantala, ang ating pong oras, alas 3:50 na po ng hapon.
Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. H-Tri Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV. At impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Tapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay panasa. Ihatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program. Nagbabalik po ang programang Showbiz Galore sa kanyang huling, sa huling bahagi ng ating programa. Correct! At syempre, dahil sa dami ng mga nagtitext, basahin pa natin, Mildred. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Para sa akin, ayaw kong maniwala na hindi niya kaya kasi para sa akin, kaya niya baka lang sa oras kasi puro kung ako masusunod, pero kung ako masusunod, magkaroon sana. Alan po ito ng Cavite. Oo, gusto ko rin. Kung ano yung gusto mo, Alan, gusto rin namin. Ayan, go! Showbiz ko na Kuya Rodel and Miss Mildred. Update naman about Tom and Carla. Forever idol namin sila talaga. And God bless the two of you. Thanks, Tersia, and Fairview. Oo, hanapin nga natin si Tom at saka ni Carla. Kasi itong si Tersia, di ba talagang avid fan siya ng Tom, Carla. Di ba nagbakasyon sila sa Europe together? Mm-hmm. At saka, mapapanood mo pa rin naman si... Oo. Si Carla sa small family. Yun nga lang si Tom, wala pa talagang project, no? Correct. Mm-hmm. Oo, hintayin na lang natin. Good PM, sana po ay kumonsulta ng fashion stylist si Pia Guanyo. Kasi po, minsan may pagkabado yung mga damit niya sa EB. Actually, may mga nababasa rin ako na isa raw, isa, nabasa ko lang. Pero sorry to say personally ha, kasi mahilig din ako magdamit. Mm-hmm. Medyo may mga ta-agree ako sa kanya. Isa raw siya sa worst, magandang magdamit. Oo. Nabasa ko lang po yun. Oo. Pero may mga damit siyang okay sa akin, may mga damit na hindi talaga. Yes. Good PM mga Showbiz Galorian, di ako naniniwala kay May, aka Aldab, kinakabahan lang siya na matatalo siya sa rating sa mga kapamilya teleserye. Pero kung gusto talaga niya sundan ang yapak ni Nor Honor, kailangan ipakita niya na tama ang Aldab Nation sa pagsuporta sa kanya. Salamat, sabi ni Gerald ng Batangas. Well, alam mo, Gerald, ako'y naniniwala na talagang magiging certified blockbuster movie ito. Dahil sa pagkakaalam po namin, 67 na black screenings ang nakatakda. Doon pa lang talagang kikita na yung movie. Sinasabi na sa pelikula? Oo, doon sa pelikula. Kinakabahan daw siya. Pero aminado naman pressured at kinakabahan siya. Pero sabi niya, naniniwala naman daw sila na susuportahan talaga sila ng Aldab Nation. Mm-hmm. Oo, yun lang. yun naman sa teleserye. Oo. Kinakabahan siya dahil matatalo siya ng mga kapamilya. Hindi naman siguro. Oo. Mm-hmm. Correct. Good PM po. Congrats kay Jendeline M. Nag-renew na siya ng contract sa GMA. Matutuloy na gawin yung My Love from the Star na teleserye from Ada Santos. Actually, naging issue din yan, Rodel, dahil matagal na siyang pinapa-renew ng contract ng GMA. Pero medyo matagal siyang nag-sign dahil nga may issue ng pagpapataas niya ng presyo. siguro nagkasundo na sa presyo. Kaya okay na. Yes. Diba? Yung nga sinasabi natin dito na kapag pumirma
na siya ng kontrata, sigurado nagkasundo na sa presyo. Presyo. Malaki yon sigurado, Mildred. Yes, no? Oo. Good PM, hello po sa lahat ng Aldab Nation. Lapit na imagine you and me. Super excited na po kami kanina po sa Cali Serie. Ang susunod daw na aabangan ng concert ng Aldab ay grabe. Sunod-sunod from solid Aldab fan, Armin. Yes, yeah, showbiz galore, Kuya Romel and Miss Mildred. Ay, tapos na yan. Mm. Update naman about Tom and Carla, forever idol namin sila. O, tapos nang basahin. Okay, susunod. Oo. Good PM, showbiz galore. Sobrang lapit pala ng house ni Julia kay Coco. Walking distance lang. Ang alam ko, si Coco ang nag-suggest kay Julia na bumili ng same property dun sa area na yon. Sa May Quezon City. Sa May Quezon City, ayan. Correct. Solid Aldab po ako para sa akin. Kung di pa kaya ng oras ni Yaya Dab, okay lang yan. Basta huwag siyang mawawala sa Bulaga. Kasi sa totoo lang siya lang yung dahilan kung bakit ako nanonood ng Bulaga. Si Alan po ito ng Cavite. Yes, good PM, Ma'am Rodel and Miss Mildred. Natutuwa ako at both present kayo today. Kasi pag iba kasama nyo, parang may kulang. Oh! Thanks, Yolanda from Alabang. Thank you, Ate Yolanda. At Ma'am Rodel, ha? Oo, gusto ko yun. Oo, pero Rodel, ito, wala na tayong time. Kung nabitin sila sa ating kwentuhang Aldab, pwede naman nilang i-browse ang ating atrymedia.com website, di ba? Yes. Para sa ating article for Alden Richards and Maine Mendoza. Makikita po yon. Oo. At syempre, abangan nga ang pelikula, di ba, Mildred? Oo, sa July 13 yan. At magkakaroon ng mga international screenings na i-announce po namin dito para dun sa ating mga kababayan na nanonood sa live stream. Germany, London, at kung saan-saan pa. Tama! At syempre, gusto kong i-congrats itong malapit na artista sa puso ko, di ba? Si Jens de Belen. Wow, diba? Nanalo siya ng Best Actress sa World Premiere Film Festival. Congratulations! Para sa pelikulang Ringo the Dog Shooter. Ito yung tomboy siya, di ba? Yes, ito po yung controversial na pelikula ni Jens de Belen. Sa nagbunga? Kung saan po, nakipag-lovesin po siya sa kapwa babae. Na walang iba kundi si Lisa Dinho. Oo, diba? Lisa Dinho, ang asawa po ni Isa Siguera. At nanalo din si Santino Martin bilang Best Actor sa naturan ding pelikula. Wow! At ito pa, nanalo ng Second Best Picture, yung Ringo the Dog Shooter. Congratulations! Kailan natin magigas si Ringo? Si Ringo, yung aso? Oo. Uy, ang bait ng aso na yon. Oo nga, may picture kayo. Oo, diba? Ng press con, hindi talaga siya, hindi siya yung mga yung tipo ng aso na lalayo ang kanya. Yes. Ang bait-bait niya talaga. Correct. Kasi talaga naman may mga ganong aso, di ba? At syempre, gusto ko lang pong batiin ang aking mother dear, si Guadalupe Fernando. And happy birthday ulit sa aking tita, Julieta de Jesus. Happy birthday. At nakikinig ngayon yung mga taga-HR Media Pro Incorporated sa baba, sina Mylene Bianan, si Giselle Pasensya. Hi, Giselle! Hindi ko mabigkas. Pareho na kami ng hair. Yung apelyido mo, Giselle Asuncion. Tsaka si Mylene, di ba? Mylene Bianan. Oo. Nandiyan din si Bob, hello. Si Omar. Si Omar, syempre. Romar. And happy birthday kay Marie Silvestre. At ikaw baka may batiin ka dyan. Wait lang, ha? May maghahabol na report mula kay Gina Mape. Nandyan pa ba siya sa linya? Si Gina Mape, maghahabol ng report. Ang mga Pilipino hindi dapat matakot sa China, sabi ng isang opisyal ng Department of Foreign Affairs. Pakinggan natin ang report ni Gina. Okay, line 2. Gina Mape, wala si Gina. Nawawala siya. Ayan, okay, wala. At maraming salamat po sa inyo mga Galorians sa walang sawa pong pagtutok po dito sa programang Showbiz Galore.
And thank you, Princesa. Oo, yung mga nabitin, meron pa tayong part 2 tomorrow, ha? Marami pang masyadong pinag-usapan doon, di ba? Sa akin, Mama Lisa, at sa mga fans ng Alda, bukas po, meron pa rin tayong kwento tungkol sa kanila. Maraming salamat po. Ito po si Mildred Bakud. Sa lahat po ng mga nag-text, thank you very much. At sa mga nanood po sa HRI TV, di ba? Correct. Thank you. At sa live streaming, maraming salamat po. Hanggang bukas, magkarinigan po tayong muli dito sa inyong paboritong programa, ang Showbiz Galore!